kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mga araw na yon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin niya ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako! Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam na ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay nito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na, tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong mabubuhay sa mga yun. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras na pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Iniligtas ako at mula sa bawat dako. Iniligtas ako at mula sa bawat dako. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paalala po sa atin, ngayong linggo, bago ang katapusan ng liturhikal na taon, kapistahan ng Kristong Hari, malapit na maghanda po tayong lahat sa pagharap sa Kanya. Ginugunita natin ang pandaigdigang, ito'y itinatag ni Papa Francisco, pandaigdigang araw, para sa mga may hirap, sapagkat ang mga nasa ilalim, mga napag-iwanan, ang mga dukha may hirap, itatanghal, itataas, itatampok. Yan ang katarungan ng Panginoon. Isang komunidad po tayo na nagsisikap magmahal, maging tapat at maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Kapistahan ng Birhen ng Portabaga ngayon,
Nagpapasalamat tayo sa mahal na Birhing Maria na nag-aaruga, nangangalaga, kumakalinga sa atin sapagkat ibig niya tayo mga anak, ating pamilya, ating komunidad makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga sinisikap niya, maligtas ka, maligtas tayo. At tayo, mga kapatid, alalahanin natin ang ating kaluluwa. Isang komunidad na nagmamahal sa Poong Senyor, alam natin, kung malapit na ang pagdating ng anak ng tao, naka-alerto, nagbabantay, nagtatanod tayo. At kung tatanungin ka ni San Pedro para makapasok sa kaharian, ano ang password? Ano ang passcode? Dapat alam mo yan. Ang passcode natin, Nuestro Padre Jesus Nazareno. O kaya, Poong Jesus Nazareno. O, Viva Nazareno. Yan. Ah, marinig yan ni San Pedro. Tulungan tayo ng ating mga pagbasa. Propeta Daniel, sulat sa mga Ebreo, Ebanghelyo, ayon kay San Marcos. Tala, pela, tala. Yan ang lagom ko, yan ang buod ko sa tatlong pagbasa. Tala, between, na nagniningning. Tela, damit, pansuot na napakaputi, napakalinis. At tala, nasa listahan tayo, nasa aklat tayo ng buhay ng mga hinirang. Pag nilaya natin ang salita ng Diyos, unang pagbasa, tala, propeta Daniel, sinasabi dito, sino ang bayan na ililigtas? Ang katangian dito, yung mga taong nakauunawa. Sabi dito, silang may pagkaunawa. Yaong mga pagkaunawa, binabasa. Hindi lamang yung pagkaunawa yung may kaalaman o marunong o yung matalino. Ang pagunawa na ibig sabihin ito yung konteksto ng kaugnayan. Hindi ba yung pakikipagkaibigan o yung nag-iirugan? Yung tinatawag na mutual understanding. Yung sa Ingles, pagkaunawa, understanding. Ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo ng Panginoon. Di ba? May lingwahe yan. Yan ang ibig kong sabihin. May pagkaunawa at dagdagan ko. Umakay, binabasa ko po. Kompletuhin ko. Sino'y maliligtas na bayan? Yaong mga may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan. Pinalaganap natin ang debosyon sa Nazareno. Hinatak, inimbita, inanyayahan, hinila upang mapalago ang ating debosyon. At ano ang description sa kanila? Tala, napakaganda po. Ang sabi dito, tungo sa kabutihan, pinagpapatuloy, ay, magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Mga bituin, nagniningning, kumikislap, kumukuti, kutitap. Maliwanag ba yung description? Tala! Pumunta tayo sa pangalawang pagbasa. Tela. Sulat sa mga taga-Ebreo, pinapaliwanag dito si Jesus, ang dakilang saserdote na naghandog ng buhay. Siyang nag-alay para sa mga malapit sa kanya, mga kaibigan niya. Ano ang description ng mga malapit
sa kanyang dibdib. Ito po. Basa. Kanyang ginawang banal. Mga banal. Santo, santa. Magpakailanman ang mga nilinis niya. Pinagpala ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Malinis. Kaya nga, tela, damit, pansuot na puti na talo pa ang mga sabong panlaba sa halimuyak, sa kabanguhan, at ibang-ibang kaputian ng suot. Ha? Diba yung kaakit-akit, kaaya-aya? Tayo'y magniningning, kikislap, at bumubusi-busilak ang ating damit. Ha? Wala pong lugar dito yung mga mapapahamak, yung pangit, madudumi, mababaho. Alam nyo na, rejection yan. Ha? Mapabilang tayo. At dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tinutukoy dito yung huling panahon ng Diyos lamang ang nakakaalam ng araw o ang oras. At sinasabi dito, tingnan ninyo, magsaliksik kayo, maging bukas ang mga mata ninyo. Katulad ng puno, basta sumisibol na, malapit na sumibol yung bunga, alam nyo na, malapit na. Kaya mag-antabay tayo. At ito na, ang katuparan, darating ang anak ng tao, papadala niya ang lahat ng mga anghel niya. May mga trumpeta, tot-tot-tot, 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 don-don-don, don-don. At yung libro, maliit na libro ng buhay. Maliit yun. Sana po, pinagpala tayo sapagkat ang pangalan ninyo ay nakalista sa aklat ng buhay. At basa dito ang mga titipunin ng mga anghel, ang mga hinirang ng Diyos. Kaya nga yung tala, ala, yung talaan, yung listahan, napapabilang, kasama tayo sa pagtitipon sa asembliya ng Panginoon. Malinaw ba? Tala, magniningning tayo. Tela, damit ng kaputian. At libro ng buhay, tala, nakatala ang ating pangalan. Ang paboritong pinili kong kataga ay dako. Sinabi dito sa unang pagbasa at sa ebanghelyo, sa bawat sulok, sa bawat panig, sa bawat dako, titipunin ang mga malalapit sa kanya. Kaya paghandaan po natin, ha? Pagdasal natin na tayo ay mapabilang kasama tayo sa numero ng mga malalapit sa kanya. Tutula na po ako. Dako. Mundo ng trapiko, ng siyentipiko, ng demokratiko, ng taong kritiko. Tapat sa pangako, sa tama, wag liko, sa tanas, may kuko. Laban, wag sumuko. Jesus ng buhay ko, sa krus ipinako, kwento niya'y epiko, naging dramatiko, simbahan ay barko, bawat araw Pasko, iniligtas ako sa bawat dako. Dako, espelengi natin ang dako, D-A-K-O, D,
Darating si Jesus. Pakiulit. Darating si Jesus. A. Alerto tayo. Alerto tayo. K. Kaligtasan sa bawat pamilya at komunidad ko. Kaligtasan sa bawat pamilya at komunidad ko. O. Ora. Ora mismo maghanda. Ora mismo maghanda. Sa tulong ni Maria, birhen ang portabaga ni San Jose, nawa po tayo mapabilang sa mga hinirang, sa mga pinili, sa mga nakatala sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan na amin. Minamahal kong mga kapatid, ngayon, dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras ng kanyang itinakda. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga leader ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot na COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubongin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ikaw ang aming kalungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristo ng aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buong puso kong inaayos.
O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang lumo ay aming makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maintapok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin po sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung binarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin na lahat ng mga yumao, lalong-lalo na mga medical frontliners na namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Portabaga. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Banal sa paraiso,
na nagtagumpay laban sa tukso. Si Kristo'y na sa kanilang puso. Puspos ng grasya, kanyang oo ay laging biyaya. Ang kanyang anak ay ating saya. Kay Jesus silang nananatili. Alleluia, Alleluia. Ebanghelistang silang pagmamahal ay naipamulat. Alleluia, Alleluia. Silang martir may dugong inaalay sa kripisyo ang kanilang tulay. Kay Jesus na siyang umalalay. Alleluia, Alleluia. Silang dala pagkadalisay matutuklasan sa Panginoon siyang kaligtasan. Santo at Santa, pasasalamat ay kinakanta. Ang Nazareno siyang sinisinta.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan mo ng puwang ang Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangakal sa binyag, may kailang ibig at paglilingkaran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.